Tamang impormasyon lamang ang ating ibinabahagi. Isang paalala mula sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. At kayo nga ay nakatutok pa rin dito sa programang Mamamalakaya Kaya Kaya ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Mamamalakaya Kaya 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 Kaya. At narito na nga, no, kita na natin sa ating screen ang mga kasama natin ngayong araw ng Lunes, February 28. Ang pangkaraniwan nga nating pinagkukunan ng mga biyaya ng dagat ay mula sa ating mga baybayin. Bukod pa riyan ay nagsisilbering attraction ng ating mga karagatan. Subalit sa dami ng mga tao nagpupunta at nakikinabang rito, hindi maiiwasan na may mga karagatan na unti-unti na ring nasisira. Subalit may mga makakatulong tayo sa pag-asaayos ng mga ito, gaya na lamang ng ating mga bantay dagat. Ano nga ba ang mga pagsubok at benepisyo ng pagiging isang bantay dagat? Iyan ang ating aalamin para sa ating episode ngayong araw. At makasama nga natin ngayong araw ang isa nating kababayang bantay dagat, si Konsehal Vicente Dacillo mula sa Barangay Wawa. Gandang umaga po, Konsehal. Ayan, kamusta po kayo? Okay lang po, maganda po naman ang kondisyon at maayos po. Salamat po. Ayan, at kasama nga po natin ngayon si Konsehal bilang isa rin kasi po siyang bantay dagat mula dito sa isa sa ating mga barangay sa bayan na Nasugbu, ang Barangay Wawa. At Konsehal, gano'n na po kayo katagal na bantay dagat? Pamula po nung ako'y mahalal bilang kagawad po, doon po ako nagsimula bilang bantay dagat po. Siguro po mga 2 taon at kalahati po mahigit. Ayan, matagal-tagal na rin. Ano po yung proseso kumbaga para maging isang bantay dagat? Ito po ay pinipili po ng ating ahensya, yung BPAR. Sila po ay nag-aanunsyo at ipinaaalam sa mga barangay dito sa ating baybayin dagat na nangangailangan sila ng karagdagang bantay dagat. Ayun po naman ay ayun, kailangan po ay residente mismo. At kumbaga, para po kung saan kayo ilalagay o ipapamahala sa inyong dagat, ay yung nasasakupan ng Barangay Wawa. Ayun. At ano po ba yung gampanin ng isang bantay dagat? Ayun, ang ating mga bantay dagat, yung ating kumbaga kaya nga tinawag na bantay dagat mula sa kanilang salita, katulong natin para sa pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan, ganyan din sa pag-iwas na kapag kasira ng ating mga karagatan. Konsehal, ano naman po yung mga naging pagsubok na inyong naranasan sa pagiging isang bantay dagat sa loob ng kulang-kulang na 3 taon? Ayun. Ayun po ang nangyayari sa ating mga kasamit na kapatid. Ay, isa po naman sa mga illegal entry na mga kanilang lugar na
Ano po yun? Halimbawa po, may nahuli po kayo, itinediretso nyo po sila sa ano, sa mga police, ganun po? O kayo na po mismo muna ang nagre-resolba? Kumbaga kayo po ay ano no, middleman kumbaga para tagasulong ng mga nahuhuli. Ano naman po yung ano, kung may pagsubok, ano naman po yung mga benepisyo o yung kahalagahan ng pagiging isang bantay dagat? Ayun, ano, at saka ano po eh, no, kayo po ba ay ano, may nakukuhang halimbawang cash aid o sahod po pagdating po sa pagiging isang bantay dagat? Bali po, una po naman kami kuhan, masasabi po ng shrimp po, kundi ito po ay ayo kumbaga ano no, kawanggawa at pagtulong na rin talaga sa pagbabantay ng ating dagat na siya rin namang lalo na po sa Wawa ano, pangunahing pinagkakakitaan ng mga tao ano, ang pangingisda. At kung kayo po ay papipiliin talaga po bang kung bibigyan kayo ng pagkakataon na wag nga maging isang bantay dagat, pananatilihin niyo pa rin po ba yung pagiging isang bantay dagat po niyo? Ay ayun, tama nga naman ano, talagang ano eh, naisasabuhay na rin po sa pang-araw-araw ninyo. Ayun, ayan ang isa sa isang kahalagahan ng pagiging isang bantay dagat. Hindi ka lang conscious sa sarili mo, kundi napoprotektahan mo kasi ano, ang buong pamayanan, lalo na sa barangay Wawa. At marami pa tayong ibang alamin at pagkukwentuhan mamaya lamang sa ating pagbabalik. Kung natili kayong nakatutok, dito lamang yan sa programang Mamamalakaya Kaya Kaya ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang COVID-19 ay walang pinipiling lugar, walang pinipiling pagkakataon, at walang pinipiling edad. Kaya't upang mapangalagaan ang ating sarili laban sa coronavirus disease, narito ang mga dapat nating gawin. Una, hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa ating mata, ilong, at ating bibig. Kung tayo ay nauubo o nababahing, siguraduhin may wastong respiratory hygiene sa pamamagitan ng pagtatakip ng ating bibig at ilong. Iwasan ang matataong lugar at malapit na pagsalamuha sa mga taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung may nararamdamang sintomas. Kung ikaw naman ay may lagnat, ubo, at hirap sa paghinga, siguraduhin magpakonsulta at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ngayong panahon na malapit na ang halalan, bilang isang mamamayang Pilipino na may karapatang bumoto ay dapat maging matalino sa pagpili ng mga ninanais maging leader. Paano nga ba magiging matalino sa pagpili ng kandidato? Una, kilalanin o ilista ang mga kakandidato sa halalan, kung ano ang kanilang mga paninindigang posisyon at kilatisin ang kanilang mga plataforma. Pangalawa, alamin ang mga isyung nais mong bigyang pansin ng mga kandidato.
Ilang halimbawa nito ay ang kahirapan, unemployment, karahasan at iba pa. Pangatlo, kilalani ng mga kakandidato sa paraang pag-attend ng mga pagpupulong ng komunidad, panonood ng mga debate at public discussion ng mga kandidato, at alamin ang educational attainment at leadership background ng bawat kandidato. Pang-apat ay salain ang lahat ng naitalang impormasyon na iyong nakalap at pagkatapos nito ay madali mo nang mapipili ang iyong nais iboto. Maging matalino sa pagboto, ang ating karapatan, gamitin ng wasto. Isang paalala mula sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Oras natin, 24 na minuto makalipas ng alas 10. Ano ba yan? Ano na? Urong ang oras, alas 10 ng umaga. At kayo nga ay nakatutok pa rin dito sa programang Mamamalakaya, Kaya-Kaya ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Mamamalakaya, Kaya-Kaya, Kaya-Kaya. At sa mga kabubukas lamang ng kanilang mga radyo at kakabukas lamang ng kanilang mga Facebook live streaming, tayo po ay nasa usapinan ng gampani ng isang Bantay Dagat. At para nga samahan tayo sa ating balitaktakan ngayong araw ng Lunes, narito po si Konsehal Vicente Dacillo ng Barangay Wawa. Isa po siyang Bantay Dagat sa Barangay Wawa. Mamamalakaya, kaya, 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 kaya. At kanina nga lamang, ano, quick recap lang sa ating naging unang part ng ating usapan. Si Konsehal po ay kulang-kulang dalawang taon nang nagsisilbing Bantay Dagat. Nasabi nga niya kanina na ang isang Bantay Dagat ay para na rin taos-puso mong paglilingkod sa ating mga pamayanan dahil sa pagtulong sa pagprotekta sa ating baybayin. Dahil nga nasabi kanina ni Konsehal na kumaga wala namang kaukulang sweldo ang pagiging isang Bantay Dagat. Tanging honorarium lamang ang kanilang natatanggap. Subalit higit doon sa pinansyal na natatanggap nila, eh yung kaluwagan ba ng puso na nakakatulong ka, no, sa pag-sasaayos ng ating karagatan. At Konsehal, halimbawa po, may isang gustong mamamayan sa inyo na gustong maging isang Bantay Dagat, ano po kaya ang pwede nilang gawin? Saan po kaya sila pwedeng lumapit? Ito po ay kung nag-announce na po ang BIPAC, siya po ang aming pinunong nasyonal, ayun po ay i-announce niya, nangangailangan sila ng karagdagang Bantay Dagat. At yun po ay sa pamamagitan din po, magpipinap din po kayo ng mga resume. Kinakailangan po at talagang kayo ay residente ng nasabing barangay. At yun po, katulad po ng sinabi ko, kailangan po talaga po sa puso. Ayun, ano, maaari kayong lumapit kung sakasakali na nabalitaan nyo. Ano po ba yan, Konsehal? Kailangan po kayo po ba ilingkod bayan din o pwede po kahit normal na residente lamang? Mas maganda po kung kayo po ay isang lingkod bayan yung katulad po kung dapat ako sa barangay. Kasi po, mas maganda po ang dami ng trabaho kung kayo po ay nasa barangay. Kumbaga, mas mapapasunod po natin, ano, ang mga tao. So, yun po, kayo sa parang yung ate, yung pili po rin tayong lumapit. Yung parang yung ayun, marami naman kayo. Kung baga naisipan nyo na gusto mo rin magsilbi, ano, sa inyong pamayanan, sa pagtulong, sa pagpaprotekta ng karagatan, ayan, lumapit tamang tayo sa ating mga kapitan. O kaya naman, pagka kayo may nabalitaan nga na announcement na naghahanap ng mga banibagong batch ng mga Bantay Dagat, ayan, maaari kayong lumapit doon, ano, sa mga, sa BFAR 4A. Ayan, may requirements po ba ang pagiging isang Bantay Dagat? Kumbaga, may age limit po ba ito? Kayo po ay pinuhan ng mga
Ayun. At kumbaga ano, open sa lahat. Siguro ano lang po, ano, siguro nasa mga, nasa tamang edad, kumbaga 18 years old. Ayun, 18 years old, pataas. At kumbaga nga, eh, mas okay nga din ano, na ikaw ay naglilingkod din sa bayan dahil mas ano po kasi ano, mas mapapasunod mo kasi yung mga tao. Ayun. Sa loob po ng kulang-kulang tatlong taon yung pag-servisyo bilang isang bantay dagat, may mga nahuli na po ba kayong nag-illegal fishing at talaga pong nais na i-submit nyo kumbaga ang kanilang kaso sa pulis? Eh? Ayun po ay kinakausap po namin sila. Kung gusto niyo po Mamamalakaya dito sa amin target, ano po yung mga taga-ibang bayan po? O? Ibang bayan po yung tulad po ng Cavite. Ah, ang layo. Oo, oh, ayan pong Bataan. Yan po ay pumapagpagod dito sa atin para tumayang po yung isla. Pero ang ginagawa po namin, nakukuha namin sila ng pagkakas. Ilalakad na po. Kung a second chance, dapat sa second offense nila, eh may permit na sila, kapag ayun. At saka po, ano no, pagdating naman po sa illegal fishing, na may nainahuli na po ba kayo ng mga lokal na mga isda natin mismo? Opo. Meron na rin. Opo. Ayan po ay, doon po nakaraan, para po maitayo po ang ating mga isda sa dynamite fishing. Kumbaga tinuturuan ano po ng tama. Ayan. Ayun, ano, tsaka mahirap naman kasi ano po, kasi yung dynamite fishing. Sa una, madami ka talaga mahuhuli, pero pag inaraw-araw mo kasi yan, ano po, unti-unti mawawala eh, no? Masisira kasi yung mga coral reefs na tahanan din ng ating mga isda na nahuhuli. At sa loob po ng isang taon, talaga po bang madami ang nahuhuli o hindi naman po? Kumbaga sa isang buwan, eh... Ayun. Ayun. At mas ano kumbaga magandang pangitain din naman na although meron at least kakaunti kumbaga. At kinakitaan din naman natin siguro ng pagbaba lalo na nagpandemya ano po. Nawala, nabawasan din talaga. Ayan, kasi nakikita na nila eh yung epekto ano po ng kanilang mga ginagawa. Alam nila na meron ng batas, meron ng mga otoridad na maaari silang hulihin. Ano po yung inyong mensahe para sa inyong mga mamamayan, lalo na sa mga nais maging isang bantay dagat? Generasyon, yun po, kailangan din talaga ng ating mga anak, mga ako. Yan po, talagang dapat po natin ingatan. Yan po ay isang mga
Ayun na, tsaka po, kung nice nyong tumulong sa pag-ayos ng ating karagatan, hindi naman actually kailangan na mag-iisa kang Bantay-Dagat, ano po? Kailangan mo lang mag-iisang concerned citizen, ano, ng, lalo na't alam mo na dyan ka naman kumikita, ano, mas okay na lahat kayo makikinabang. Ayan. At sa ating pagbabalik, ano nga po, ay maaari pong buksan natin, ano, ang ating comment section para sa mga katanungan ng ating mga manonood o kaya naman sa ating mga nakikinig. Kung ikaw ay nakikinig sa radyo, magtungo lamang sa aming Facebook page, DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ayan po ang pangalan ng ating Facebook page. At mag-comment ka na dyan sa ating comment section kung ikaw ay may katanungan, nais linawin kay Concejal Vicente Dacillo na kasama natin ngayong araw na ito. At sa ating magbabalik, ay sige, open na agad natin yan sa ating magbabalik. Ano yung tanungan na iyan? At kung wala naman, tingnan natin kung ano pa yung ating maaaring mga katanungan na pwedeng itanong kay Concejal Dacillo. Magbabalik kami makalipas ang ilang patalastas. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang pagputok ng bulkan ay lubhang mapanganib na tagpong hindi inaasahan. Kung ikaw ay nakatira malapit sa isang aktibong bulkan, narito ang mahalagang paalala. Kapag may abiso na ng paglikas sa inyong lugar, agad na maghanda ng emergency bag na naglalaman ng mga pangunahing pangailangan tulad ng mga pagkain, flashlight, radyo, baterya, damit at iba pa. Magsuot ng mahabang damit katulad ng long sleeve at pajama na magsisilbing proteksyon kung sakaling abutin ka ng pagputok ng bulkan. Huwag ding kalimutang magsuot ng face mask upang hindi malanghap ang abo. Huwag nang maging matigas ang ulo at sumunod sa tagubilin na pinababatid ng P-box. Lumikas sa lugar na itinakda ng local government bilang evacuation center. Makinig sa bawat anunsyong ibababa ng pamahalaan upang maging handa sa kung anumang pagbabago. Tumutok sa DWRS 96.5 upang malaman ang mga pinakabagong balita at impormasyon ukol dito. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Nakapagpabakuna ka na ba? Ang mga bakuna na nagawa ng iba't ibang kumpanya sa iba't ibang bansa ay nagpapakita ng napakalaking potensyal at bisa upang maiwasan ang sakit na COVID-19. Ang bakuna ay makakatulong sa iyo ng malaki upang hindi mahawa o makuha ang sakit na COVID-19. Ito ay isang immunity na maaaring taglayin ng sinumang mababakunahan. Ito rin ay isa sa pinakamabisang hakbang upang maiwasan ang malalang pagdami ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Ang pagpapabakuna ay hindi lamang makakatulong sa iyong pangsariling kaligtasan. Bagkos ay makakatulong din na maiwasan ang maging carrier o tagadala ng sakit at makahawa sa mga taong iyong nakakasalamuha. Ang pagsuot ng mask at pagdistansya sa kapwa ay makakatulong sa pagsugpo ng COVID-19. Ngunit, mas makakatulong pa rin ang bakuna para sa garantisadong proteksyon. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWRS 96.5, The Voice and the Rhythm of the Sea. Muli, tayo ay nagbabalik dito sa programa ng Mamamalakaya Kaya Kaya ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Mamamalakaya, kaya, 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 kaya. At katatapos nga lamang ano, ng ating balitaktakan, tanungan kay Concejal Vicente Dacillo na ating kasama ngayong araw, isang Bantay-Dagat mula sa barangay Wawa, at ating pinag-usapan ano, ang tungkol sa mga gampanin ng isang Bantay-Dagat, pagsubok at kahalagahan ng pagiging isang Bantay-Dagat. At tayo nga po ay bukas sa mga katanungan, pero sa tingin ko ay malinaw na sa ating lahat ano ang kahalagahan ng pagiging isang Bantay-Dagat. Sabi nga kanina, hindi naman porket hindi ka Bantay-Dagat ay hindi ka na makikialam o hindi mo na pangangalagaan ano, hindi ka na magiging instrumento para mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng ating karagatan ano. Pero siyempre, susunod tayo sa ating mga Bantay-Dagat dahil
Kapag kayo ay nahuli ni Bantay Dagat, kayo po ay maaaring makasuhan kung anumang kaso ang maaaring isampa, lalo na pagdating sa mga illegal fishing, dynamite fishing, at sa mga illegal entry na kanina nga po ay naikwento sa atin ni Konsehal. Konsehal, sa tingin ko po ay malinaw na sa ating lahat, ano, oh, wala na silang katanungan. Ano na lang po yung inyong huling mensahe para sa lahat ng ating manonood at sa mga kababayan natin, lalo na yung mga mamamayan na malapit po sa karagatan? Talagang nakakatulong sa atin, lalo po sa ating health, kaya yung pagliligo sa ating dagat, po ay napakaganda sa ating baga. At kapag po marumi, ay talaga po hindi po paalaga ang maligo po sa ating dagat. Kaya dapat po talaga ay talagang malinis sa ating dagat. Ayun, at saka po ano, no, lalo na ngayon, ang daming turista ngayon eh. Kita ko dito sa may baybay, ang dami na dahil syempre summer na, kaya naman, alam nyo, para hindi mawala ang turismo din sa ating bayan, mapanatili na isang tourist attraction ng ating baybayang dagat, lalo na dito sa Nasugbu, eh, tumulong tayo kasama ng ating mga Bantay Dagat. Maraming salamat po, Konsehal, sa inyong pagdalo sa amin at pagkapa-unlock ng aming interview ngayong araw. Salamat din po, Mom, sa pagmamigay sa inyo na aming sa amin na pagkakataon na po ay matanong. Ayan. Magandang umaga po muli, Konsehal Ayo, at maraming salamat din sa ating mga nakasama ngayong araw ng Monday. At magsilbing aral sa atin, ano, ang mga napag-usapan natin ngayong araw ng Lunes bilang huling araw na nga ng Pebrero, pero hindi pa nagtatapos ang ating pagbibigay ng kaalaman, aral, mga karanasan sa inyo na maaari ding makatulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Ano, kung kayo naman ay medyo na late ng gising, naku, nagbababay na kami bago kayo nagising, maaari niyong balik-balikan ang ating mga episodes. Itong ating episode na ito ay ating i-upload sa ating YouTube channel para po ano yung ma-replay ninyo, ma-rewind din nyo at mapanood muli. Kung medyo puto lang inyong panonood, eh babalik-balikan sa ating YouTube channel. Ang pangalan po ng ating YouTube channel ay DWRS 96.5. Ayan. Maraming salamat po muli, Konsehal. At muli tayo magsasama-sama sa daratingan na Lunes para sa mga kwento at karanasang maaari nating kapulutan ng aral pagdating sa larangan ng agrikultura at pangingisda. Ako po muli si Lenny Ilaw, ang inyong naging ka-MMOMKK. Dito lamang yan sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang pagbuhos ng malakas na ulan dulot ng bagyo ay isa sa mga sakunang palagiang tumatama sa Pilipinas. Narito ang mga public storm signals at pinsala nito. Signal number 1. Ang hangin ay umaabot ng 30 to 60 kilometers per hour. Inaasahan na babugsubog sa ulan sa loob ng 36 na oras. Signal number 2. Ang hangin ay aabot ng 60 to 100 kilometers per hour. Lubhang mapanganib sa maliliit na sasakyang pandagat na pumalaot. Signal number 3. Ang bugso ng hangin ay aabot ng 100 to 185 kilometers per hour. Suspendido ang mga klase sa lahat ng antas at inaasahan ng iba yung pag-iingat sa mga nakatira sa dalampasigan. Signal number 4. Aabot ng 185 kilometers o higit pa. Lubhang mapaminsala sa komunidad na maaaring sumira ng infrastruktura at mga pananim. At super typhoon, kung saan umaabot ng 220 kilometers per hour o mahigit pa. Ito ay maaaring magbunsod ng malakas na hangin at malakihang pagbaha sa komunidad. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Thank you.
Halika na, ikay sumama. Magbibigay kami ng pag-asa. Tutulong sa masa. Bawat oras ay nakaangkla. Iangat ang tinig ng kabataan. Damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the voice and rhythm of the sea. Boses ng Bat State, you are a soft. Nasugbu ay naririto. Napapanahon, makabago at totoo ang hatid na serbisyo para sa inyo. Isyo ng bayan, talakayin at pag-usapan. Nangungunang radyo number one. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the voice and rhythm of the sea. Iangat ang tinig ng kabataan. Damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the voice and rhythm of the sea. 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 COVID-19 has led to fear in the field of health and employment as 255 million full-time jobs are lost. This figure is 4 times the number of jobs lost during the financial crisis in 2007 to 2009. With so many people struggling, this is the perfect time to get the world back to work. Join the Halt Price 2022 Call to Action on Campus program. Build a business that will employ at least 2,000 people by 2024 while you create a positive impact on the world. How to participate? Step 1. Complete the 2022 Call to Action form. Step 2. Build a team consisting of 3 to 4 members from the same university. Step 3. Pitch and let the world know your startup idea. We are getting the world back to work. Back to work. Back to work. There will never be a better time to create a high-impact, job-creating business than now. This is your moment. Make it happen now. Nagdadala ng ilaw ang
Miss na kahapon na.